Masyarakat Pematangan. Hello po. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Ang gagawin natin ngayon dito sa bukid ay babalikan ko yung lakatan, yung tatlong puno ng lakatan doon sa taas, at lilinisan, and then lalagyan natin ng abono. Yung abono natin, yung natira sa pag-abono natin sa baba ng lakatan din. Complete, saka potas. Hindi to kataasan dahil bungad lang pala. Hindi taas. Malapit na malapit to sa may pukyutan na blinag din natin nung nakaraang buwan. Ayun oh. Meron din tayong saging na saba. Unti-unti na sila nakaka-recover. Yan. So dito lang tayo. At yung ating pukyutan, ayun, iniwan na nga nila yung kanilang pugad. Ito. Isa, dalawa. Dalawa yung magkasunod nating aanihin. Ayos. Tapos may isa pa doon. Mamaya may bunga na rin. Tingnan natin. Pero bago yon, kinakailangan muna nating linisan yung kanyang puno. At kailangan nating mag desakiring para mabawasan yung mga kakompetensya niya sa lupa. Then pagkatapos noon, tayo ay mag-abono. Ayan, may mga pakong bundok na oh. Ayan. Ito yung mga pakong naugulan. Pagkatapos nating maglinis, so tantsahin na natin yung hukayan natin para paglagyan ng abono natin. Dahil malaki na ito, pwede na kahit marami-rami yung ating ilagay. Huwag lang masyadong marami. Na siguro nasa 3/4 ng pala yung ating ilalagay sa kanya bilang abono. Ayon sa mga expert, para masigurado na maganda yung pagbunga ng mga saging natin, ang ideal sa isang grupo ng mga saging ay apat lang. Yung lalagpas doon ay kinakailangan tanggalin na or ilipat na. So apat, halimbawa ito, yung may bunga, ito yung lolo, yung sumunod na malaki sa kanya, ito, ito yung tatay, sumunod sa kanya, ito anak, yan. And then, apo. Kaso halos magkasing edad yung anak o apo. No? Ngayon, yung mga sumusunod dyan na mas maliliit, may mga sucker, may mga follower, ay kinakailangan na nating tanggalin. So dito, yung tantsado ko na inaabot ng dulo ng ugat. Kaya dito tayo maghukay at maglalagay ng abono. Kahit hanggang dun lang. Sa part na yun, okay na. Siyempre, pagkatapos ay tabunan natin para hindi mag-evaporate yung ating pataba.
Tapos na tayo sa isa. Dito naman tayo sa parteng taas. Magkalapit lang sila. Ito, marami-rami siyang mga follower, sucker, na dapat tanggalin. Nako. Ito, dali na ng bungee tap, oh. Kinakailangan talaga itong matanggal. Ito yung tinatawag nilang bungee tap. Ito, mamumunga pa rin yung saging, pero pangit yung bunga. So ang ginagawa dito, tinatanggal agad, and then sinusunog para hindi na makapanghawa pa. Pagkatapos niyan, itong mga follower na ito ay babawasan natin at ipopropagate natin para mas dumami pa yung ating itatanim na pinhi. Mag-iwan lang tayo ng apat. Okay, so ito na lang tinira ko dito sa grupo na ito, bale apat na lang yung aking tinira. And then yung grupo na yon, pinutol ko na lahat, tinanggal ko na lahat yung suhi para dalhin sa baba at isama sa ipropagate natin. Kasi useless na napakarami nila, pag namunga ay maliliit lang din yung bunga. So it's better na tanggalin natin yung marami na kakompetensya niya sa lupa. Nang sa ganun, pag bumunga ay mas malalaki ang ibubunga. Mas sulit yung ating pag-aani. Balikan natin after 1 week yung ating nilinisan na lakatan. Sa last video ko, natanggal ito, kaya ginawa ko ay nilagyan ko ng epoxy sa ilalim. Yan. Sana hindi na siya mahugot. Okay, yan na, oh, yung ating lakatan. So, hindi kagaya dun sa baba na yung mga gabi ay nawalan ng tangkay. Dito sa parting taas, kasi mas malilim dito, ayan, may mga tangkay pa rin yung mga tanim kong gabi dito. Ayaw kasi ng gabi yung nakababad sa initan, kagaya dun sa baba. So ito yung pangalawa na ating nilinisan at ating pinatabahan last week. So ito na lang yung natira, kagaya ng nakita nyo sa video, no? Apat na lang. And then yung pangatlo, ito yung pinakapangit dahil siya ay kinain noon ng damo, no? Napabayaan ko, hindi ko nasikaso. So itong resulta, so payat yung kanyang bunga. Pansin nyo, ito din yung natira, isa, dalawa, tatlo, at sana yung mga sumunod dito sa kanya ay mas maganda pa. Okay, yan yung ating video tungkol sa pagtatanim ng lakatan sa upland. Sana kahit paano ay mayroon kayong natutunan. Sana rin
hanggang dito ay umabot pa din kayo. No? So maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.